ang ituturo ko pa ngayon ay kung paano mag-book ng ticket gamit ang field trip. Dito po. Actually, nakapag-book na ako last month lang. Kasi uwi ako ng Pilipinas by January 11 yung flight ko. So, itong video na to eh para doon sa mga taong nagtatanong kung paano ba mag-book through Android phone. So, ito po yun. Ganito po. So, gamit yung ClearTrip na application, i-download nyo po sa Android. Kung gusto nyo tumingin-tingin ng mga ticket na mura, or kung gusto nyo mag-check kung magkano ang presyo, so, ito po yun. Nandito po. Bali, nakapag-set na kasi ako. Ang flight ko is papuntang Pinas. Nasa Dubai po kasi ako. Ang flight ko is January 11, 2021. So, ang balik ko is February 25. 45 days kasi yung leave ko. So, ituturo ko po kung paano step by step. Ito po. Click niyo po yan. Ito yung date na to. Ito yung picture ng pag-alis nyo kung saan bansa po kayo galing. Okay? Then, kung 30 days naman yung kwan nyo, yung vacation leave nyo, so, kung ang alis nyo is 11, so, babalik kayo ng, supposed to be, babalik kayo ng March 1. So, 1 month po yun. Tama ba? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, mali po ako. Ang i-click nyo po kung kailan ang balik nyo. So, base sa pagkabilang ko, kung 30 days ang leave nyo, is, ang balik nyo is February 9. So, one day before yung leave mo matapos, dapat nakabalik ka na sa bansa kung saan ka galing. Halimbawa ito, ang pang 30 days mo is 9, February 9. So, dapat, ang ilalagay mo sa flight mo is 8, February 8. Dapat February 8, nandito ka na sa bansa ng kung saan ka nang galing. Para kahit pa paano, may pahinga ka pang isang araw bago ka mag-duty ulit sa trabaho. So, ito na po yun. Search flight. So, ito na po. Search po natin. Lalabas po dyan kung magkano yung mga presyo ng bawat mga airlines company. So, ito na nga po. Katulad ng Cathay Pacific, Philippine Airline, Emirates, kunti lang ang diferensya nila. Almost 100 lang mahigit. So, i-try po natin sa Philippine Airline. Pero nakapag-book na po ako. Nakakuha na ako ng ticket. Nakapag-reserve ako ng ticket sa Cebu Pacific. Nakuha ko yung promo. So, ito po, mga guidelines nila sa COVID. Yan po, mga nakasulat. Kung gusto niyo po magpa-PCR test, yan po, may nire-refer silang clinic. So, sa Aster Clinic po yan. Dito po yan sa UAE, ha. Pero dahil nakapagpa-book na ako, so, cancel po natin yan. Proceed tayo dun sa booking. Yan na po, continue booking. So, kasama na po dyan yung insurance. Tsaka yung mga taxes, tsaka other fees. Ayan na po. Umabot siya ng 2,160. Kasi kung magbubok po kayo sa mga booking bot sa labas, may charge po sila.
di ko lang po alam kung magkano ang charge nila. Sabi ng mga kasama ko, plus 150 daw. Kung halimbawa ang original prices, 2,135 through online, kapag nagpa-book ka sa kanila, sa mga booking company, magdadagdag sila ng 150. Pero sabi naman, yung iba 100 lang daw. So, depende yun sa booking company. So, pipilapan po natin ito. Gaya nito, kung babae ka, siyempre alam mo na. Kung may asawa ka, siyempre ilalagay mo, misis. So, dahil lalaki tayo. Ayan. Ilalagay ko po dito, Juan de la Cruz. Juan. Middle initial natin. Ano bang lalagay natin? Kuwan lang po ito. Sample lang po ito. D na lang po. D lang. Last. Last name. Siyempre yung apelyido niyo po. Halimbawa po, Cruz. Yung birthday niyo po. I-click nyo lang po ito. Date of birth. Ngayon, huwag po kayo magsisinungaling pagdating sa birthday. Kasi para hindi po kayo magka-problema. Kung ano po yung tunay nyong birthday, ilagay nyo po. So, halimbawa po. November. Okay po, 1990. Yan na po. Tapos, passport natin. Sample lang po ito ha, pero hindi po yan yung kanang passport ko. Number ko po, andyan na. Tapos, continue booking. Lagyan po natin yan. Okay. Ngayon po, pipili po kayo dyan. Kung anong gusto nyo po. Kasi dati, ang ginamit ko kasi credit card. So, via credit card ako nagbayad. Pero, kung gusto nyo po, pili po kayo ng ibang payment. Pwede. Dito kasi sa kuan. Dito kasi sa dito kasi sa UAE. Pwede mo siya bayaran sa Al Ansari. Sa mga money exchange sa Al Ansari. Pero dahil ginamit ko yung credit card ng kasama ko, so hindi ko na siya pwede ilagay dyan. So, pag tinunting yung payment ko po siya, panigurado po yan. Magpa-pop up dun sa kasama ko. So, hindi ko na po siya itutuloy. Kasi baka mag-text dun. Baka sabihin, ginamit ko na naman yung credit card niya. Yari ako, diba? So, yan po yan. Ngayon, nakapag-book na po kayo. Dito nyo po yun makikita. Ito po yung nabook po nung nakaraan. Cebu Pacific po yan. Yan po. Ngayon po, para makuha nyo po yung resibo nito, ito na po ang gagawin nyo. I-click nyo po ito. I-ticket. Para ma-download nyo yung resibo. Tapos, i-type nyo lang po yung email. Email address nyo para po dun isend sa email address mo yung resibo, yung booking ticket mo. Send. Okay, nakalagay naman po. Nag-send na po siya. Last, back po natin. Punta po tayo sa email. Sa Gmail ko. I-refresh po natin.
ito na po siya. Dumating na po yung ating resibo ng booking. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Naka-PDF file po yan. Kaya pwede niyo po siya i-print. Save niyo lang po. I-transfer niyo muna sa PC o sa laptop. Tapos i-save niyo po sa USB. Then i-print niyo na po. Para pagdating ng flight nyo is ready na po kayo. Yung flight sa Cebu Pacific. So, dito po tayo. Punta po tayo dito sa Google. Type po natin Cebu Pacific. Cebu Pacific. Click nyo po ito. Click po natin ulit. Dito na lang po. Direkta tayo dito sa manage booking na lang. Okay. Ngayon, para ma-verify nyo po kung confirm na yung inyong ticket, kunin nyo po yung 6-digit letters ng inyong ticket. So, punta po tayo dito. Kasi dinownload ko na po siya. Yung aking ticket. Wala pa lang. So, balik tayo dito. Ito po siya. Kukunin niyo po ito. Yung 6-digit ticket number, ticket letter na yan. Para ma-verify niyo po kung confirm na yung inyong booking. So, ito po siya. Okay, type po natin. Type po natin. YD BC then last name niyo po, huwag niyo po kalimutan yung last name. So ayan na po. Lumabas po. Nakalagay naman po dyan. Confirm status. Ngayon, para malaman nyo po, i-view nyo po ito. Yung itinerary na tinatawag nila. Click nyo po yan. Ngayon, yan na po yung booking nyo. Yan na po siya. Okay? So, dyan lamang, dyan na po magtatapos ang aking video. Salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat po.